Malas mga kalapatids, dahil itong Jermaine Imbrek nga natin, dalawang beses ng blanco yung itlog niya. So di ko alam, baka dun sa kapares niya, kasi yung kapares nito 2014 pa yata na ibon. So baka dahil dun sa 2014 na ibon. Pero siya, wala pa nga si Milya dun sa huli niyang itlog. So ginawa natin, binaklas ko na. So ito yung ibon. So ito yung dati nating ibon mga kalapatids. Ayan, yung direct Reggie Cruz, ayan, yung galing kay Sir Reggie Cruz, ito yon. Itong napakagandang red check na to, ayan, si Dimples, ayan, aka Dimples, na Jermaine Imbrek. Puro nga to mga kalapatids, ayan, purong Jermaine Imbrek, napakagandang ibon. So, dalawang beses nang walang si Milya, malas, siguro dahil lang doon sa kapares niya. So, hanapan natin siya ng panibagong pairing, ayan, ganda pa naman ng katawan niya ito, machong-macho, tapos yung bagwis niya. Ayan, ito yung bagwis ng mga Jermaine Imbrek, ayan, makakapal sila. Ayan o. Diba? So, hindi siya kamukha nung sa theory nung iba na manipis. Ito ano siya, yung makapal ang bagwis niya. Ayan mga kalapatids. Makapal ang bagwis. No? So, tapos yung sa ilalim niya, sakto lang naman. No? Parang isa ang kastya. Isa ba? O, parang ganun. No? Pero magandang ibon mga kalapatids. Itong warrior na to. Ayan. Inbred Jermaine Imbrek. So, ito nga yung naging breeder na natin mga kalapatids. Marami nang naging anak din to sa atin. Ayan. Sa panlaban, meron na rin tayong mga panlaban nito sa taas na susubukan natin sa mga susunod na breeding. Ngayon, nahanapan ko to ng panibagong pairing. Ito yung dati niyang kapares, yung matanda na. Ayan. 2015 lang pala mga kalapatids. Itong ibon natin. Ayan, si Makoto. May pingas ang uso. Ayan. 2015 lang pala siya mga kalapatids. Hindi ko masipat yung ring eh. Pero 2015 lang siya. Nakita ko kanina. No, so bata pa pala, pero di ko alam kung bakit wala na siyang nilalabas na si Milya, kasi yung itlog ng kapares niya na Imbrek laging blanco. Ito sana magandang pamares doon sa Imbrek kasi nga ito naglabas na ng third overall champion nga, yun nga si Tensil Tatay, di ba? Yung nilabas niya. Pero ngayon wala siyang si Milya. So try ko muna ipahinga. Papahinga natin ng matagal pag na-condition na ulit. Saka natin i-breed. So ito, katabi nga niya na dito yung pula na Bricok. Ayan, yung ibon ni mentor na Bricok. Ayan, yung pula. Medyo matapang yan mga kalapatids. Yung 2015 natin na barako, yung Biberman Vandenbroek na yan. Kahit napingas ang uso niya mga kalapatids. Ayan, nakikipagbugbugan niya. Ayan, oh. Ayan, kita nyo mukhang bibi yung uso. Pero ano yan, grabe sa tapang yan. Ayan, isa sa mga foundation bird natin. So, hiniwalay ko na muna tong pula na to para mapahinga. And then yun nga pala, may bad news nga tayo sa mga inakay natin. Kasi yung ating dream bird dito, naging disaster ito. Siya si Idol Madla, nakakahanga. May mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Epic fail ang ating dream bird dito dahil kita nyo naman ang nangyari sa kanya. Napupog ng tigyawat yung ating young bird na dream bird. Ayan o, kita nyo itsura. Napupog ng bulutong mga kalapatid. Sir, ang ganda pa naman ng kulay. Kumukhang kamukha siya ng tatay. Check natin yung bagwis niya kung lahat nagitima. Pero naawa ako sa itsura. Kasi kung makikita nyo nga, ayan o. Napupog ng bulutong. Ayan o. Ganun yung itsura niya mga kalapatid. Ayan o, grabe. Yung ulo, yung mata. Hindi ko alam bakit nagkaganyan. Siguro minalas lang talaga. Kunin natin para mas makita natin siya ng maayos. Ayan, ang ganda pa naman mga kalapatids. Lahat ang bagwis niya, kulay black. No? Tapos yung kuko niya, black din lahat. Ayan, no? Talagang ano talaga to. Talagang pang dream bird natin siya na Tiger Grisel. Ang di lang natin dream dito, yung magkaroon siya ng bulutong. Ayan yung mukha niyo, puro kulutong. Ito niyo ilalim ng mata, bulutong. Tapos yung ilong, nagkabulutong. Bata pa naman tinamaan. So, baka masira ang tuka nito pagka nagkataon. Pagka pati yung tuka. Inadama yung laki ng bulutong niya sa kabila. Oh. Pero sa isang side naman, maayos naman. No? Pero yung kulay niya, ito yung kulay. Pakita ko sa yung kulay. Baba natin. Baba ka muna, boy. Huwag ka lang aalis. Ah. Yan. Ito yung ibon, mga kalapatids. Oh. Yan. Sa view na to, ito kita niyo yung itsura niya sa view na to. Ay, naging disaster. Naging epic fail yung ating dream bird. Oh. Ayun o, grabe sa bulutong. Dami sigurong kumagat dito. So yung bagwis niya, ito yung sinasabi ko. Oh, all black. Ganda pa naman, oh. Walang naligaw na puti. Dito sa kabila, ayun din, oh. Wala rin naligaw na puti. Lahat black. So nakuha na natin ang formula sa pagbuo ng Tiger Grisel. Kailangan mo lang pala is Tiger Grisel saka isang pure black, no, or blue bar.
So ayan, nadali natin. Kaso, hinihintay pa natin yung final na itsura na ito. Yung nasa likod naman, maganda na itsura eh. Papakita ko rin sa inyo yung mamaya. Puntahan natin. Ayan, ang bait pa naman, no? Pero ito, nag-epic fail siya. Sana pang nag-breed ulit tayo ng second clutch, eh, hindi na katulad nito. Nadudula sila sa sahig, oh. Medyo madulas yung sahig natin. Magang malikot. Balik na natin. Actually, may isang itlog na yung nanay niya. Ito, nandito yung isang itlog. Ito yung isang itlog ng nanay niya, mga kalapatid siya. Itlog na yan, eh. No? So, baka ngayon yung second. Lagyan na natin dito. Kasi mukhang itlog na siya ngayong araw na to para sa second clutch. Papapisa na lang natin. Kasi baka dito nilalamok sa area na to, eh. So, madalas naman tayo maglinis. Nasa once to twice awik tayo maglinis. Ayun, umitlog na rin tong isa. Oh. Ayun, umitlog na mga kalapatids. Kaso sa baba, first egg niya siguro yan. Tanggalin na natin tong young bird dito. Paalisin na natin. Angat natin tong pugad na to. Malinis pa naman, pwede pa to. Ayan, lagay natin doon sa taas. Ayan, saka natin lalagay itong itlog niya. Ayun. Pati itong isa natin, oh, yung anak ng speedbird, oh, hindi nakaligtas, binulutong din. So, okay lang naman yan. Matatanggal din naman yan. Yung sa kabila, ganito yung itsura niya pag natanggal. Pero kasi ako yung young bird dito sa labas na natanggalan na ng bulutong. So, dati siyang natadta din ng bulutong. Pero natanggal din after ng ilang linggo. Ito, yung dalawa dito. Ito, tadta din to eh. Bago natin pakita yung mga recovery, yung paliron daw muna si Madlato. So, ayun, minauli pa isa. Ngayon, ito, kunin natin yung ano, yung sinasabi ko sa inyo. Naka-recover na sa bulutong. Ayan, ito yung dalawa na to. Makapal ang bulutong na ito bago ko nilagay dito eh. Kaya sila nandito muna, kinuwarantin natin. Itong dalawa na to yung sinasabi ko sa inyo na maraming bulutong. No? Actually, nakangapal yung mga bulutong niya sa mata. Pero ngayon, magaling na. Basta ihiwalay nyo lang para ma-recover. Ayan sila. Kunin natin yung iba. Ito kunin natin yung checkered. Ayan, ito na yung checkered mga kalapatid sa inyo. So, kita nyo yung bandang ilong niya. Ayan, wala na. Malinis na. Pero may bakas siya. Boy, ito lagay mo na sa taas bukas to, ah. Panlagay na sa taas to, ayun, ah. Dati siyang may bulutong sa muka. Oh, pero wala na ngayon, ayun, ah. Ito yung bakas, oh. Ito yung bakas sa ilong niya, mga kalapatid dyan. Ayan, yung nasa bandang taas. Diba? So, natatanggal din naman. Sa paa, mayroon din to, alam ko, eh. Oh, wala na, natuyo na. O basta alalahan nyo lang sa vitamins, matatanggal din. Etong isa, meron pa. So, may iwan muna to ng ilang araw. Uli natin yung isa. Ito yung kasama niya dito. Yung kabilang side, wala ng bulutong. Kakainom lang yata nito. Pero yung kabilang mata niya, ayun yung kabilang mata niya. Ah, ito tuyo. Natanggalan na rin. Ayun o. Ayun, tuyo na mga kalapatid yung kabilang mata. Malalaglag na. Ayun o. Yung kabilang mata meron. Pero parang matatanggal na. Ayun o. Tatanggal na rin niya mga kalapatid. Mabilis lang yan. Basta natuyo naman, malalaglag na eh. Yun, meron din sa mata yun. Pero kita nyo, naalis din, di ba? Tatanggalin na natin yung isang kasama niya. Lilipat na natin sa dream loop. So, papalitan natin ang kasama niya yung may bulutong din. So, dito kasi naarawan eh, saka nabibilad. So, natutuyo kagad yung mabulutong. Siya ay kalapatistang napakadaling nakilala.